Narinig mo na ba yung kasabihan na time is gold? Totoo nga pala yun na time is gold. Kasi yung counting idlip, pagsasalita ng mamaya na, sandali lang, mamaya pa ng konti, paraan or mga dahilan para wag tayo agad gumawa, sa gagawin natin is maliit na bagay. Halimbawa, 5 minutes pa, nag-alarm yung cellphone mo, 5 minutes pa. At gigising ka na sa umaga. Nag-alarm na siya at ang ginawa mo, inabot mo yung cellphone mo at pinatay mo, sabi mo 5 minutes pa. So araw-araw ganun na ginagawa, may 5 minutes ka na itinitira or may 5 minutes ka na sinasayang bago dun sa call time mo or dun sa alarm mo. Ngayon, kung pagsasama-samahin mo yung maliliit na bagay na tigpa 5 minutes every day, sa loob ng 1 taon, makakabuo ka ng maraming oras. Sa loob ng 1 linggo, makakabuo ka ng 1 oras o ng 2 oras. At nasasayang yun. Kaya tinawag na time is gold. Ngayon, kung yung 5 minutes na yun is inilalaan mo para magbasa, inilalaan mo para mag-gain ng knowledge sa iyo, para i-enhance yung talent mo. So sa loob ng 1 linggo, mas lalong mahasa ng mahasa ng mahasa ang iyong talent o ang iyong karunungan o mas magiging mabuti kang tao sa loob lamang ng 5 minuto bawat. Don't spend your time sa isang bagay na wala namang kabuluhan. Wala namang halaga. Sobrang panonood ng TV, sobrang pag-Facebook, sobrang pag-hangout sa mga kaibigan, bagamat hindi naman masamang mag-hangout paminsan-minsan sa mga kaibigan mo. Pero try to make na maging productive ang bawat sandali ng buhay mo. Kasi yung maghapon na lumipas ngayon, hindi mo na maibabalik yun. Yung maghapon na sinayang mo sa panonood ng TV, hindi mo na maibabalik yun. Isang oras na ginawa mo sa pag-Facebook, hindi mo na maibabalik yun. Ano man yung gagawin mo ng mahalaga. Gawin mo na yung makakapagbigay sa iyo ng return. Spend ka ng time sa isang bagay, sigurado mo na may babalik sa iyo, sigurado mo na may pakinabang ka. Kasi time is gold. Gawin mo mga bagay na productive. Kasi kung may gold ka, hindi mo sasayangin lamang sa mga walang kabuluhang bagay. Yung nakalipas ngayong oras na to, yung nakalipas ng panonood mo ngayon, hindi na natin may babalik. Pero at least nanood ka ng vids ko, ng vlogs ko, may natutunan ka. So gawin nating productive ang mga ang bawat oras natin. Okay? Pero isipin mo na may pananagutan tayo sa Diyos. Accountable tayo sa harapan ng Panginoon sa anumang maginawa natin. At lagi mong isipin na nakatingin sa atin ng Diyos sa bawat sandali ng ating oras. Spend your time wisely.